Pala si Tessie Cuilan, nakatira dito sa Ucab, Itogon. Isa akong trabahador sa Baguio na naapektuhan ng COVID. Malaki ang epekto ng COVID kasi napahinto yung trabaho namin. Nung lockdown na, wala na biglang hinto. Kung pwede sana yung trabaho para maibalik, sana matapos na itong COVID para maibalik yung trabaho kasi wala na kami pagkukuhanan ng daily needs. Yun ang panamin dito sa Itogon. Siyempre, nung may trabaho ka, at least may inaasahan ka na sahod. Tuwing Lingguhan, at least meron kang inaasahan na maibibili ng pagkain. E ngayon, nung lockdown, as in, wala. Buti na lang, meron akong extra na income nagpipidicure, ganun. Pero ang main ko talaga, yung pagluluto. Yun talaga ang konto. Kasi pag nag-ano ka ng carinderia, ibridi yun, hindi ka pwedeng maghinto. Pero itong pag naglilinis ka, kung meron lang, may magpapalinis, hindi naman araw-araw yun, may magpapalinis sa'yo, at saka magpapagupit, hindi naman araw-araw yun. Kung meron man, isang beses sa isang linggo, ganun lang. Hindi gaya ng pag nagtatrabaho ka sa carinderia, sa kainan. Ibridi meron, may inaasahan ka. Yung relief lang, galing lang sa munisipyo na yung sinabi nilang yung napatigil sa bagyo, yun lang. Isang beses lang. Kahit sabihin mong isang linggo yun. Kung matipid ka. Pero kung hindi ka matipid, dalawang araw lang yun, lalo't maraming mga tatlo yung anak kong nandito. Wala pa. In-interview pero hindi pa sigurado kung mabibigyan ka o hindi kasi linilista lang eh. Sana kung gagawin yun, dapat ibigay na agad. Kasi kailangan ng tao yun eh. Pang COVID yung pera na yun. Hindi pang UCT, hindi sa pang kwan. Yun, binigay yun na pang COVID, di ba? Yun ang kwan. Hindi binigay na bigay lang. Binigay na kailangan sa napahinto ang trabaho at saka yung mga lahat tayo apektado. Di ba nai-announce yun sa media na sinabi na meron silang ibibigay na ayuda na sa mga lahat tayo na naapektuhan ng COVID. Kailangan na ibigay yun kasi kailangan ng tao, di ba? Yun ang nakakuan sa media. E bakit parang pinipili naman yung binibigyan? Tapos hanggang ngayon wala pa yung iba na nakatanggap ng matagal. Siyempre, nga kami kasi saan ka ulit kukuha kasi napatigil nga hindi mag-extend ulit, di wala na. Ganun. Sana kung may bigay ulit yung kun, kailangan ng tao kasi hindi ka nga makalabas. Halos hindi ka makalabas eh. Tutuparin mo naman yung kwan, yung
yung ano sa'yo na quarantine, basta't may bibigay sa inyo na ano. Sana bibigyan ka ng support kasi hindi ka nga makalabas. Paano na yung mga anak, yung mga kwan, na walang kakain yun? Ganun. Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka naman kakain. Mabuti kasi at least binigay nila ng direct, dinirekta nila sa organization. Yun ang maganda, yung maidirekta na lang sa per organization para at least makakarating. Di ba? Kaya nga may organization, di ba? Para idirekta na lang doon para hindi himutay-hutay. Pagpupunta na sa'yo, 2 kilos na lang. Kakainin mo ba yun ng isang linggo, yung 2 kilos? Sana kung lugaw-lugaw-lugaw palagi, pwede. Akin lang, naaasar ako kasi naririnig mo, manood ka na. Kaya hindi ko minsan, hindi ka na lang manonood ng balita kasi maaasar ka lang na naririnig mo na ganun ang binigay, pero wala namang nakakarating. Naibigay naman lahat ang kwan lang diyan, kahit na ibinigay lahat, kung ang nakahawak diyan ay yung barangay ninyo, yung municipality ninyo, yun lang ang kwan dito, kahit na ibinigay. Kasi naririnig mo binigay naman, di ba, re-release, pero ang kwan niyan dadaan pa sa barangay, dadaan pa sa munisipyo. Wala na. Saan nagpunta yun? Yun ang hinahanap namin. Bakit pa kasi? Ganun. Sana ibigay na lang na direct sa mga barangay. Para yun. Hindi na kasi idadaan sa mga kon na yan. Yun ang gusto lang namin. Ibigay sa dapat na mabibigyan. Hindi yung dadaan pa sa mga munisipyo, sa mga barangay. Wala na eh. Pag ganun, hinutay-hutay na, wala na. Yun lang. Tapos sasabihin, pinipili lang. Sasabihin ko, ito kasi kawawa yung mga ibang lalo sa amin na pag tinitignan mo yung mga iba na hindi sila marunong, nahihiya silang magsalita. Kawawa yung mga taong na nahimik.